Hello, have a good day to everyone. Guys, today's video, we learn how to drive an automatic car. So, nandito tayo ngayon guys, no, sa Toyota Fortuner, alright? Ayan, so kung bago ka pala nakapag-view sa aking channel, don't forget to press like, subscribe, at press na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa aking mga upload. So, basic tutorial tayo. The drive na sa mga previous kong tutorial sa inyo guys, nag-drive tayo ng Mercedes-Benz. So ngayon guys ay nasa Fortuner naman tayo. So let's start guys. So introduce ko muna sa inyo ang parts ng mga sasakyan. Ayan, ito ay mukha to guys ng Toyota Fortuner guys, no. So ito ang kanyang starter. Ito ang susian. So ito naman ang kanyang stick shift. Ito naman ang kanyang pagka magpalit-palit ka ng ano, pagka magpalit-palit ka ng pag magkambyo ka, so ito yung mukha niya. So ito ay P stands for park, and then R stands for reverse, N stands for neutral, 3D is equals to drive, and then tertiary, 2 stands for secondary, and L stands for lower gear. Alright guys, so mag-start na tayo. So ito naman ang pinaka handbrake nya guys, no? Okay, let's start. Start muna natin yung car. Accessories, ayan, accessories. Alright, so nag-start na siya guys, no? So lahat ng basta every time na mag-start kayo guys, naka-apak lang ang inyong paa sa preno guys, no? Okay, so once nakaapak na yung preno nyo sa nakaapak ng paa nyo sa preno guys, no, ang gear nyan open na lahat. Kahit ilagay mo sa R, pwede yan, uurong na yan pag letter R guys, ha. Pag nilagay mo sa letter R, reverse yan. Pag nirelease mo ang nirelease mo ang yung preno, uurong na yan siya guys. Didiretso na yun, uurong. Ngayon, kung nilagay mo sa N, so hindi siya, nasa normal lang siya, nasa neutral, hindi siya tatakbo. Pero kung nasa pataas, patirik, pababa, so gagalaw mo move ang sasakyan nung pag naka-neutral, kasi nga wala siya doon, wala siya na wala siya sa gear, nasa normal, neutral gear siya guys. Okay? So, i-drive natin, pagka nasa letter D na yan guys, no? Pag nasa D drive ka na, pag binitawan mo ang iyong preno ng iyong paa, tatakbo na 'yan guys. So pag hindi, pagka naka letter D na, automatic na 'yan guys, no. Siya na mismo ang magre-response sa pangangailangan ng gusto mong itakbo sa inyong sasakyan, kung alin ang performance na kaya niyang ibigay pag naka letter D na. So lahat-lahat na kasama na natin guys, 1 2 3 4. So may mga features guys, no, tulad nitong Toyota Fortuner, ang power nito ay mataas. So ang letter ang drive na ay kaya niya nang pwede na siyang 7 to 8 gear. So nasa 7 gear na 'yan yung Fortuner, kasi nga guys, no, ang feature niya is mataas. So sa secondary naman, ayan, secondary. Ayan, so kung mga pataas, patirik na mga sasakyan, o kaya mag-engine brake ka na pababa, ayan, ilalagay mo lang sa letter D, mag-engine brake yan. Or pagka nasa patirik ka naman, nasa low gear yon ang number 2. So pareho lang yan sila guys, no? Ang letter L, ayan, pang low gear, pang paahon. So pwede mo siyang ilagay kung gusto mo talagang igamitin siya, na kung paahon ka or kung pababa ka man ay pwede mo siyang gamitin ang letter L. Pero guys, 85% of sa mga driver guys, no, ang ginagamit ay letter D. Hindi na nila ginagamit ang second, three, and the lower or the first gear. Hindi na nila yung guys ginagamit. So yung ibang mga automatic car guys, meron pa siya dito nga push overdrive na push bot na button, yan, overdrive button. And then sa pag si-shift mo ng iyong gear, mayroon pa dito ng button. Ayun. So ito naman ang shift lock. Ang shift lock na to guys, ang tulong nito kung sakaling kunyari maubusan ka ng battery.
Pag automatic kasi yung sasakyan mo, guys, hindi mo yan pwede magalaw lahat. Hindi yan mo, hindi mo malagay sa letter N, sa letter D. Mag-i-stop yan siya. Pero pagka once naka, pagka ginalaw mo to ang stick shift, pagka namatay ang yung makina, wala ka ng battery, hindi mo ma-start. So, kailangan mo i-neutral. Lagay mo dito sa shift lock. Ito yung shift lock niya. Ayan. Yan siya, guys, ang shift lock niya. Pag pinindot mo yan, pagka naubusan ka ng battery, pwede mo i-neutral. Pwede mo itulak patabi ang iyong sasakyan. Alright, guys. So, yun yung pinaka-trabaho niya. So, babalik natin sa part. Ito, guys, ang kanyang iba pang power. Ito, pagka nilagay mo to, guys, sa L, ayan, sa side mirror to, guys, ha, ayan, mirror, nakalagay na mirror. Pag nilagay mo to sa L, ayan, tapos ito, control, ito, left, down, up, down. So, kaya mong kontrolin ang manibe, ang, ano, guys, tinan mo, guys, kontrolin natin, ha, ayan, ipapamove natin, guys, ayan. So, yun yung, ano niya, guys, no? Yun yung, yan, alright. So, yun yung pinaka, ano nya nito. So, gagawin natin kanan naman. So, kanan, ibig sabihin right. Ayan, right naman, pindutin natin. Kukontrolin naman natin. Itong control mode nyo, guys. The up, down, left, right. So, ito, guys, tingnan nyo. Papamove natin yung mirror. Ayan, nagmove siya, guys, oh. Kasi nasa akin ang control, kinokontrol ko. So yun yung mga features ng ito Toyota Fortuner. Ayan. Alright, guys. So pwede naman nating i-fold yan, guys. So fold natin. Ayan, ito. Ito guys, yung sa gilid niya. Ayan, sa gilid ng ano ng control ng mirror. Ito mafo-fold yan, guys, ang ano. Pag pinindot mo yan, mafo-fold yan. Ayan. Pag pinindot mo yan, mafo-fold. Pindutin natin ulit, guys, ha. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Ito, guys. Fo-fold. Ayan. So, ako yan. Napo-fold siya. Alright. Ayan. Ayan. So, sana nagkaroon kayo ng idea, guys, no? Sana nagkaroon kayo ng idea so kung paano mag-drive ng automatic transmission na Toyota Fortuner. Ayan. So, keep safe, everyone. And God bless the Philippines. Ayan yung mga kanyang mga control. Ayan. Ayan, preno. Accelerator, or gas, ayan, pedal, gas pedal, accelerator, ayan. And so ito naman ang pag ito, guys, pagka nakailaw ito, ibig sabihin ginagamit ang aircon sa dual aircon kasi ito, guys, eh. So ibig sabihin ginagamit ang aircon sa likod. So ito guys, tingnan niyo, i-on ko yung aircon na sa likod. Iilaw 'yan. Ayan, no, di ba, guys? Dual aircon to, guys. Pero papatayin ko, guys, ito ninyo. So, yan yung mga palatandaan kung paano mag, gumagana aircon sa likod pag nag-start kayo. Ayan. So, kung ito naman, pagka malapit na kayo dun sa ano, guys, pagka malapit na kayo mabangga, yan, tutunog yan, guys. Tutunog yan dun sa pinaka. Yan. Alright, keep safe, everyone, and God bless the Philippines.